Kami manong naligawal, pinapita ko kami pataas tayong pipigay. Kaso nilamon ka na buhay mong nilagdag ka sa kanan. What the fudge? Bam! What? Okay, man. Eto ha, alam nyo na rin naman kung makakapagbigkas ako dito. Para sa akin, mga papatok. Tingin ko lang. Si Kuya Balasubas yung pinapahagingan dito, man. Wait, kasama na ano? Trapping na kayong lahat. Isama na rin yung mga alamat. Mga baguhan, nunog yung ibang. Dahil sikat ata na bagong pangkat. Nakiso sila, naitalaga. Sino ba talaga dapat mauna? Sino nagmula? Mga manirima na parang abang na tinitiman na. Yo! Check mga kanok na paputok. Magandang gabi sa inyo lahat. 10:30 na ng gabi at the same time, October 3. Pasensya na, ngayon lang ako makagawa ng reaction video. Maraming nagre-request at the same time, pre, paputok, himayon mo to. Parang gusto kong malaman kung ano meaning na ito. Ngayon, mga paputok, gaya na sinasabi ko sa inyo, yung iba naiinip, kaka-post, kaka-ganto. Kapag ka naman alam ko kasi yung mga reference or something na parang, uy, kaya ko itong himayin, pinapost natin, di ba? At kapag hindi naman, sinasabi natin na, ano to? So, comment kayo dito sa baba. Parang ganun. So, kung ikaw na napapunta dito para pakinggan tong kandang to, mali ka nang napuntahan na channel. Okay? We're here to himay-himay yung mga bara na at least, kung alam ko, may share ko sa inyo. Something like that. Okay? So, etong napili natin is Barubal, Drex Lira, MC Crane, at ang title is Yatap. Namimiss daw nila yung himay ko yung himay ng mga Malasik Street, mga Flow G, yung mga ganung galawan pa. Sabi ko naman sa kanila, hindi naman lahat ng truck dito kaya kong himayin, something like that, di ba? Siyempre, malulupit na yung mga yan. Pero eto, sabi naman daw, kaya ko naman daw himayin. Sige, tingnan natin, pundusan natin. Pero bagay yun, makapapatok ha? For those who want to avail, Decidido Clothing, ayan. So eto yan, don't forget, PM lang kayo sa aking Knock Knock Paputok page. At the same time, once na mag-avail kayo na ito, okay, may chance na kayong manalo ng Evo Helmet. Okay? Evo Helmet, ha? Na kung saan pipili ako sa 50 or 40 na kataong bumili ng Decidido Clothing. Okay? Kukunin ko yung information nyo. Tapos after nun, yung name speaker, something like that. Tapos after nun, boom! Yung may Evo Helmet ka na. Okay? Bumili ka ng damit, may chance ka pang manalo ng Evo Helmet. Okay? Ito is para lang sa mga taong gusto. Hindi ako namimili. Alright? But this time, road to 40K na tayo. Tulong-tulong lang tayo, mga talo. Okay? Minsan lang ako magsalita ng subscribe. So, mag-subscribe na kayo sa akin. At the same time, subscribe na rin kayo dito sa ating gagawa ng reaction video. Pambanas Pines official pala naka-upload. So, let's go! Hindi na para patagalin pa. Anong oras na rin? Ito ay tutulog na ako. So, baka i-edit ko to pagising ko ng mga 4 a.m. bago ako mag-jogging. Let's go! Well, pag sinipag ako, di gawin ko na ngayon bago ako matulog. Alright, game! Bago tayo mag-start, bati muna tayo sa vlog ko. Dear Capital B, okay? Shoutout kay Barrett Jerem, Jen Kilua Ward, Janel Teles, Prince Wade TV, Jonalyn Sapida, Mark Seroten, Ken Keneki, Ernilio Abordo, Erwin Lopez, John Calma, Sinulid, shoutout sa'yo, Ace Flores, Joan Fontanares, Don Pacundo, Selena Ngalam, Jomar de la Cruz, Spokpu, and so on. Masyado madami. Sorry, pasensya na. Dami pala. Okay, yun lang naman. So, game na tayo. Barubal, Drex Lira, MC Crane. Title nito is Yatap. Same voice in the hood. Samahang Nosomi PF Pro. Let's go. Mamaya tayo mag-like. Okay. Pero nakasubscribe tayo dyan, syempre. Tagal na tayo nagawa reaction dyan eh. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng pangmaykapan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Palakpakan namin ang bagong Diyos. Alam niyo mga kasama, hindi dapat tayo nag-aaway-aaway. Hindi na tayo dapat. Ba't ganun parang may something na may binibinyagan? No, parang ganun, men, no? And parang familiar yung introng yun. Ah, what the fudge? Wait lang, ulit. Alam mo mga kasama, hindi dapat tayo nag-aaway-aaway. Hindi na tayo dapat. At sa to lang, mas masarap kumatay sa kamay ng aaway. Hindi
Oh! What the fudge, man! Ah, naalala ko na, man! Ito po is yung kay Ashong Salonga. Ayan, na kung saan si Golem tsaka si Ashong Salonga is parang naging magkumpare dahil nga may bininyagan. At the same time, naimbitahan dito si Ashong Salonga ni Golem. At the same time, kasama din nila dito si Erning. Okay, si Erning, kumbaga, si Erning toothpick yun eh. Na kung saan, oh, what a fudge, man. Something traitor yung katauhan niya doon. Okay na sumanib kay Golem. So, para sa mga hindi nakakaalam, eh, nag-traitor si Erning at siya yung bumaril sa kasamahan niya na si Ashong Salonga. Doon is intro lang naman to. Okay, pero ba't ganun, minahimay agad ako, man. What a fudge. Tutuloy ko pa ba to? Oh, sige, huwag tayo masyado mag-focus doon, man. Ano no, mas sakit or mas masarap mamatay sa kamay ng kaaway kesa mamatay ka sa kamay ng kaibigan. Okay, something na nag-traitor nga eh. Okay. Intro pa lang wasakin ng pagkatandang lalaki. Oh, barubal. Oh, intro pa lang. Ibig sabihin, men, may sense talaga yung inilatag nila doon, men. Okay, eto na si Barubal. Pakinggan natin, men. Intro pa lang wasakin na agad ng tenga nila. Right? Oh! Nagre-represent pa dito si Kuya, oh. Pero yung zip code na yun, oh, as far as I remember, Sembo. Yan. Eh, kaya nga same voice, di ba? Kailang zip code, same voice to. Sembo, same voice. Yan. Bam! What? What the fudge? Nagagamit pa yung mga ganun, dildo, man. Ang bastos na ito, man! Nagtantigas mong artificial parang dildo. Infinite ammo, di kailangan ng cheat code. Siksikan ng letra sa utak, lalo pang pito. Infinite ammo, di kailangan ng cheat code. Para sa mga hindi nakakalam, more on laro yung re-reference nila dito or pinagkukuha na ng idea. Something na parang, like for example, ha? Dun sa mga Grand Theft or something na, alam mo yun, parang mga heso-heso yan pa. Yung sa buhay, di namamatay. Yung mga cheat code, yun yung mga cheat code. So dito, infinite ammo, hindi siya mauubusan ng bala dahil nga naka-cheat code siya. So sa mga gamer, familiar doon, eh dito naman kahit di ka gamer, magigits mo na rin yun. Okay, at the same time, siksikan ng letra sa utak lalo pag beast mode. Ibig sabihin, kapag naka-beast mode siya, dun talaga mararamdaman mo yung mga letra na hindi basta-basta sinusulat. Yun yung point dito ni Barubal. Man, ibig sabihin, beast mode yata siya ngayon. Kasi at demano, siksikan agad yung letra na nakikita ko dito eh. Trying to diss me, my boy. Bakit sino ka ba? Kakahanap mo ng putas-putas ng puwet ko na pala. Minsan lang ako magsalita. Azo, man. Oh, azo, man. Ko na pala. Minsan lang ako magsalita at di ko sinasayang. Ginagawang pangyapang bawat bit na sinasalang. The truth that I speak is the lie that they live. The truth? Ay, nag-i-English pa, tol! Is the light that they live. Aking aming galing pinabalim palalog pinakala. Ang saklat, no? Talento mo, bulok na sa baon. Ang saklap, no? Lupit ng flow na rin ito, no? Baruba. Kala ang saklap, no? Talento mo, bulok na sa baon. Gumo ka kasi, tol. Kami manok na ni Gamol. Oh! May nagit sa iyo, man. Ito napakasimple lang, pero maganda yung himayin. Bugo ka kasi, tol, kami manok na ni Gamol. Ibig sabihin, men, mga ano na sila, kumbaga buhay na sila, tapos ikaw, hindi ka man lang lumaki, hindi ka man lang umusbong, parang gano'n, namatay ka agad. Okay, manok na yun eh. Kami manok na ni Gamol, kung pinapitan mo kami, pataas tayong pipinyal, kaso nilamon ka na buhay mong nilaglag ka sa kanal. What the fudge? Damn, what? Okay, men, eto ha. Alam nyo na rin naman kung makakapagbigkas ako dito. Para sa akin, mga paputok. Tingin ko lang. Si Kuya Balasubas yung pinapahagingan dito, men. Kasi when we talk about dun sa sabay pumidal, ibig sabihin parang sabi-sabi tayo sana nga angat eh. Kaso nga lang, nainip ka. Nainip sa mga opportunity na pwede mo makuha sana dito. Actually, hindi siya opportunity eh. Something privilege. Na bilang lang din naman talaga yung nakakapasok sa Dunggalo Records. But this time, mga paputok, nilamon ka ng pride. Eto, mga paputok, hindi ko masasabing nalaglag talaga sa kanal. Kasi bakit? May kanya-kanya kasi tayong karera. Na kung saan, pwedeng dun siya umangat, pwedeng dito siya umangat. And speaking of dun sa something issue, is okay.
Kumbaga parang punto nila to eh. Okay, respect natin yung punto nila. Punto nila to, pero ako nagbibigay din ako ng punto dito, men. So, ang punto ko naman, pwedeng yun yung break ni Balasubas, something like that. And marami nga lang nagtampo sa mga nangyari. Pero again, ikaklaro ko lang ha, para sa pagkakaalam ko, o ano yun, nuknuk paputok. Alam ko naman na Dunggalo soldier pa rin si Balasubas at hindi siya umalis. Okay? Misa gumugulo lang talaga eh kapag yung mga sulatan na parang something na parinigan. Pero eto is sarili ko lang naman. Okay? So mali mo, hindi naman si Balasubas tinitira ni Barubal dito, di ba? O eh kung tama ako, hindi mag-bamot kayo dyan, man! Bamot! See that, man? Ano pang iniintay mo, Erning? Okay, minura na nga si Erning dito. Ito yung time na nakatutok na yung barrel. Kasi nga, sabi ni Ashong Salonga, di ba? Ano yung ibubulong mo? Ano yung sasabihin mo? Kasi sabi ni Golem, ibulong mo na, Erning. May ibubulong si Erning eh. O after nito, itinutok na. Okay, at the same time, isa sa kinahangaan ko doon kay Ashong Salonga, yung pinigil niya yung mga kasama niya na... Sabit lang. Tapos nangangatal-ngatal pong manigarili yun, boy. So after nun, nung nangyari yun... Putok mo na, Erning, para matapos na. Pang! Di ba? Arang natapos yun, taranta na si Erning na. Man, oh, bakit ko ginawa to? Something like that. Panoorin nyo na rin yun. Para at least may idea kayo kung paano nangyari yung ganun. Siguro, mas maganda, panoorin nyo yung Ashong Salonga kung gusto nyo yung malami yung sinasabi ko. As far as I remember, yun yung mga scene na ginagamit dito. Na naririnig ko. Okay? Ayun o, kasi... Pag hindi kasi pinatay ni ano ni Erning si Ashong, siya yung madadali. Pwedeng naipit eh, pwedeng naipit sa sitwasyon, okay? By the way, may sponsor nga pala tayo may niyan, no? Wala sa D2C Armory. Yan. So, meron tayo diyan, yan. Zoro, yan, Zoro. Zoro ng One Piece, napakaganda. Avail na kayo. Lalagay ko na lang yung link nito diyan sa baba, description. All right? Okay, tuloy. Sorry ako, muri ata ako. Hindi ako sanay magmuri, no? Pero nakita mo yun, Hindi ka makapaglakad. Ayun, no? Ano yun? Wala kang chance ang makatakbo para bang sirena. Min, even nga maglakad eh. Di ba? Hindi naman makapaglakad yun kasi nga, wala namang pa yun, min. Okay? So makikita mo dito, men. Ano yung isa ba? Magpaliyab ka ng akala ikaw si Reka. Ayun, play mo Preka. So makikita mo yung mga reference na more on ano, no? Parang ganyan. Nakalimutan ko yung tawag sa ganyan eh. Basta, may tawag dyan. I forgot it. Pero nakakapag-ganyan-ganyan din ako. Okay, parang pag-hambing-hambing ba? Parang gano'n. Ulitin natin. Ka, wala kang chance sa makatakbo para bang sirena. Kesa magsulat ka ba't di mong sundan si Geta. Feeling sick ka ba yung notepad ko ang raseta. Uy, ano ha, ito ha, bakit ganun? Bakit ganun yung mga gaming dito, men? Malamang sa malamang yung iba, oh, sino sinasabi nito? Ano yung pinagsasabi nito ni Derek Slira? Okay? So, sabi nga ng iba, minsan, di ba, may malalalim. Actually, hindi naman malalalim. May times lang na hindi pamilyar sa tao. Like, for example, eto, si Geta, no, kung saan, isa sa pinakamaraming nasulat or record na million record sales yan, something like that. Global yan, tol, ha? Global. Napakarami ng sulat yan, mga paputok. So, kaya nga sinasabi dito, no, ba't di mo nalang sundan yon? Ito si David Geta. Okay? So, ano pa bang meron dito? Eto, feeling sick ka ba? Yung notepad ko ang reseta. O, oh, ibig sabihin, men, kwadrado ni Drex Lira yung reseta na dapat mong gamitin kapag feeling mo nilalagdat ka namin. What the fudge, man? Talaga namang ano eh, kwadrado mong gagamitin natin dito eh. Notepad na nga lang kasi dati, sulat-sulat lang. Pero yung karamihan dito ah, like for example ako, ginagamit ko na ngayon, na kwadrado ko, notepad. Man. Kasi ganyan eh, medyo alam mo yun, parang lumilevel up na yung mga sulatan natin. Eh, no? Pero I think may mga nagsusulat pa rin naman sa notebook. Okay, so, tuloy. Hindi ko lang kung tama pinagsasabi ko, men, ha? Ang ganda nun. Kahit superstar, baka sa kanya mapasamba.
kasamba. What the fudge, man? Ibig sabihin, iba si Drex Lira para sa mga sinasabi niya dito, ah. Kahit superstar, pwede niyang mapasamba. Kasi nga, iba yung sulatan ni Kuya Drex Lira. At the same time, sinabi dito na isang parang, ano, yung mantra na kung saan parang yun yung focus nila. Parang ganun, na parang, alam mo, parang wreck all enemies. Parang yun yung pinaka-focus nila ng Dunggalo Record, something like that. Ano pa? Always aiming for the kill. Di pwedeng basta chamba. Sabihin talagang asintado siya, men. Hindi siya basta-basta pumuputok. At kung chumamba man, malamang sa malamang is chambang magkakasunod. Uy, para kay Plogian, men. Parang gano'n, di ba? Tuloy tayo. Kahit superstar, may baka sa aming papasamba. Try me, ayaw ko sumigaw ka ng please stop. Sabay titira lang ng panlihis, malabi siya. Uy! Bishop yung galawan, men. Ito yung mga tipong parang, ano mo, naaargabyado ko na, please stop, masyado ng maraming this. Hindi ko na kaya, pero at the end of the day, bigla kang titira ng pahaging sa kanila. When we talk about bishop, galawang bishop, men, alam naman natin na ang bishop kapag nasa white lang yan, white lang yung pwedeng puntahan yan. At the same time, patagilid. Hindi naman galawang rock yan, eh. Galawan yan, patagilid, diagonal lang, men. Okay? Pwedeng sa white, pwedeng sa green. So, at least, diagonal. So, ito yung mga galawang patagilid lang, pahaging, what the punch, man. Alam mo sila, Kuya Drex Lira, may mga kapangyarihan niya, mga yung kakaiba sumulat na, para sa akin, ah, parang hindi kursunada ng iba. Eh ako, kursunada ko, eh. Natutuwa nga ako maghimay pagkaganto yung mga galawan, eh, di ba? O, tuloy tayo, ah. Hindi ko na matuloy-tuloy kasi sabi ko naman sa inyo, ipopost ko to talaga kapag ka may nakikita ako ditong pwede nating himayin. At kung naiinip ka na, pwede ka naman umalis. Pero kung gusto mo tapusin, tapusin natin kasi bakit? Nandito pa si MC Crane, man. Abangan niya yan. Ulit, ulit. At ganun, eto pa! Yung thrift shop kasi, syempre alam natin yung mga tipid ways na galawan, men. Lalo na, like for example, sa mga damitan, alam mo yun, parang ganun lang yung gaming mo. Ibig sabihin, yung sulatan mo, tinitipid mo lang, or tipid lang talaga. Okay, walang bitaw. Thrift shop, men. So, dun lang hinugot. Okay, ibig sabihin, mga tipid na mga sulatan lang yan. Walang lalim, walang dami. Okay? At the same time, tong karera naman, etong karera naman na kung saan halos lagi, ayan, Penelope Pitstop kasi parang isa siyang cartoon or cartoon na siya, hindi naman siya anime kasi magkaiba yun. Na kung saan lagi siyang, parang lagi siyang nakikipaghabulan, something like that. At the same time, basta ganun, parang ganun, lagi siya nakikipaghabulan na parang ganyan. Tawag dito yung kinukuha, okay? So may mga tagapagtanggol din naman yun, yung pitong maliliit, okay? I forgot, nalimutan ko yung pangalan ng mga pitong yun, eh. Basta, may tawag doon. O, tuloy na tayo, forget about it. Ayun, yung mga ganun, no? Yung mo, I'm a phenom, tama ba, basa ko? When I concentrate, that's how I exhibit. O yan. Ayan o, ito o. Ito yung rap artist din yan eh. O rapper na kung saan. Ewan ko kung buhay pa to. O, diba? Ang tindi ng mga sulatan, hindi mo basta-basta mayihimay agad. Pero pagka-familiar ka naman or narinig mo na, pwede, pero may mga nalampasan ako ang hindi nahimay dito, di ba? Ikaw tsaka ako, garantisado yung mismatch. Hanggang panaginip lang yan, gusto mo dream match. Ay, hanggang panaginip lang gusto mo dream match. Sino to ako, Drex? Sino naman to tinutukoy mo dito? Kasi makikita mo dito kung magyakayabangan lang, di ba? Ikaw at saka ako, eh parang mismatch na talaga para kay Kuya Drex Lira. Hindi naman sa nagmamayabang, pero parang may pagka-self-proclaim din talaga yung ganyang galawan. Pero, eh kung sa tingin ng taong talaga siya yung mismatch eh. Di ba? Or siya yung mas malakas, eh, masasabi niya yan. Okay? Parang ganun. Pero ito, ano kasi ito eh? Ano to, track na kung saan pwede ka magsalita ng magsalita. Okay? Ano yung mismatch? Hanggang panaginip lang yan, gusto mo dream match. Yung cinema na to, or yung audio niyan, yan naman yung time na nahuli na si Erning Toothpick, man. Kaya alam mo yun, parang may something na parang Judas ka. So, eto na yung pinaparusahan na nila kung sino yung Judas na tinutukoy nito mga to. Tuloy na lang tayo, tol. Sino man yan.
Rain. Bumagamas kahit low, iasahan pang nag-solo. Mataan sa crosshair, ko'y mapapa-oh no. What the fudge, man? Ayan, sabi ko sa inyo, halo-halo na naman yung galawan dito, man. Nahihirap habulin to. Ibig sabihin, asintado siya, man, pagka ganun. Asa ba yan? Gumagapas kahit low-key, asahan pag nag-solo. Fudge, man, solo. Pag nag-solo, madaan sa crosshair, ko'y mapapa-own. Madaan sa crosshair, man. Asintado, asintado kasi si MC Crane, something like that. Tautakot kayo sa ego nyo. Yeah, I know the voices. Career niyo, puro injury. Puro kayo, boy, estere. Ayun ah, career nyo puro injury, puro kayo pointless. Siyempre naman, di ba? Meron ba namang naka-score na hindi naglalaro? Wala. Kung injury ka, bawal kang maglaro, men. So wala kang point. Okay? Pointless ka, men. Something na ano to ah. Terikman ng araw, madididiti. Kanino ba naririnig yung mga ganyan? Parang, sa mga wrestling, mga, like for example, si The Rock. Ayan, so, may mga DDT moves din yan sa mga hindi nakakaalam. So, ayan, medyo ito, medyo mahihirapan din yung iba dito. Pero kung naka-encounter ka ng mga ganyan na narinig mo, eh, pwede mong i-apply. Okay? Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko dito, pero sa wrestling ko, kalimitan, naririnig yan. Si The Rock, nagaganyan din yung parang pag-inan ng leg bang, something like that, no? Then the sun's gonna fall, parang finishing move. Yan, yun. Yun pala yung pinaka-right term doon. Finishing move, eh. CP3, kung nagkukupal ka dito, matikado na sa checklist. Building hilis, hindi sayang yung mga ano niya eh, no? Kung magkukupal ka dito, matikadong nasa checklist. Matik or mate, tapos check sa chest. Ewan ko kung yun yun. Checklist. Yun o, what the punch, man o. Pasensya na, himayan lang to. Building in this game, ito'y ginagawa kong Tetris. Ibig sabihin, man, yun talaga naman parang gumuguha, pang, 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 di ba? Parang ganun lang yung paggagawa ng building niya, pero at the end of the day, bam, 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 nadudurog, di ba? Parang ganun. Gawa ko Tetris, ito'y resibo na may palo pa ng bat, mga master splinter, puro kayo rat, kaso ninyo ma... Ere, ang ganda, bat, rat, di ba? Ere naman sa ano, ito yung resibo na may palo pa ng bat. So ito, ayan, mapapasin nyo naman yung bat, ayan. So, value-added tax, something like that. So dito naman, ginamit, di ba, may palo ng bat. At the same time, ano pa ba meron dito may himay? Ito, mga master splinters, puro kayo rat. Eh, syempre, para sa mga hindi nakakalam, yung Ninja Turtle, di ba? So, ang master nila doon, yung daga. Okay, so, puro kayo tag. Pero yung master yun dun, oh. Pero ito, reference lang naman. So, kung mali yung himay ko, eh, mali. Hindi mali. Puro kayo rat, kaso di nyo marutakan. You need to fucking study more. Kada antepigo ko, yung cinema na bloody horror. Fire ka for bars. What the fudge? Bemot na naman tayo dito. Kada alter ego ko, Xenay Malabladero. Ito kasi, para sa mga hindi nakakalam, to is laro na kung saan parang ano, para siyang yung mga Tekken. At the same time, bawat character doon is nagtatransform ng something na halimaw. Parang ganon. So, alter ego nga, di ba? Like for example, meron tayong Nok-Nok Paputok. So, ang alter ego natin, diba? So, dito naman sa larong to, tao na magiging halimaw, parang ganun. Bloody horror, riot ka for bars, man, oh shit, yun. Ako ba yan sa bawat bar, di pa protection, puro lang ka bakla. O, ito pa, oh. Puro post na tayo, ah. Bar, di pa protection. Bayad ka for bars, man? Oh shit, yun. Parang alam mo, parang nagpapasulat ka pa, parang ganun ah, nagpapasulat ka pa. Parang yun yung pagkakaintindi ko dyan. Yun, ako bayad sa bawat bar, di pa protection. Oh, ito naman, siya naman yung binabayaran sa bawat bar. Oh, ito naman yung ano naman, pwede mong ipasok naman dun sa pag nasa kulungan ka, no? Kung saan, alam mo yun, siya yung binabayaran mismo dun sa loob. Pero hindi protection, parang ganun. Di ba, minsan, pagka nasa kulungan tayo, parang, oh, abusa mo, ito po yung bayad ko, parang ganun. Protection ko po ito. Parang ganun, nagigits niyo ako. So, ganun yung laruan dito, nakikita ko. Puro lang kabaklakan yung mga bobo na haters. Iwan ko yung mag-blackay, parang logo na haters. Ito pa, oh. Logo na haters.
Iwang ko yung may black eye, parang logo na Raiders. Oo. Ito naman mga paputok. Para sa mga hindi nakakaalam, syempre, yung logo ng Raiders, ito yan. Isama na natin dito na kung saan. Logo yan ng, ano, ng football. Las Vegas Raiders. So, meron siya dito talaga. Yan, makikita nyo naman. So, actually, hindi naman siya black eye. Cover ng anini. Parang something ng pantakip lang. Pero parang naman eh, di ba? Parang logo ng Raiders. So, ibig sabihin, pwede mo may consider na black eye yung nandun sa mata, di ba? Oto ka kay pa nag-boodle right. Damon kayo sa aking kamay. Ito ay boodle fight. Tula tayo ka sa payday. What the fudge? Mabot! Right. Damon kayo sa aking kamay. Ito ay boodle. Damon kayo sa aking kamay. Ito ay boodle fight. Man, yung mga ganyang sulat, ang pinapayaran talaga yan. Yung mga ganyang bars, man. Hindi para protection. Fight. Tula tayo ka sa payday. Then repeat. I'll shoot this bitch again. JJ repeat. May nabanggit pa dito si JJ Redick. Para sa mga hindi nakakaalam, yan, mga idol ko na NBA sharpshooter, yan, si Ray Allen, si Kyle Korver. The same time, eto, JJ Redick, para sa mga hindi nakakaalam, napakalupit niyan, shooter na shooter yan sa NBA. So, I'll shoot this bitch again, JJ Redick. What the punch, man? Ano yung isa? Kulatain ka sa payday, then repeat. Oy, ano tong kulatain? Kulata, 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 kulata. Something ganyan. Pag kulata, parang pamilyar sa akin. Yung kulatain ka sa payday, then repeat. Ano ko yata? Parang ano? Something na... Sa baril ba to? Sa baril ba yung... Something gano'n na, eh, correct me if I'm wrong. Kung ano yan, kulata, o yan, tulungan nyo ako. O, okay, tuloy tayo. Tapos na. Sembos! And the hood! Ayun o, inaano na, tinitira na dito si ano, si Erning. Pampanga's finest set of 45, Dinkan Rex. Ito pala. Sabi ng iba pag ganito daw, pag ganon daw, dito daw. Dinkan Rex, set of 45. Ayun! Wait a minute, may share lang ako ha, bago natin tapusin to. Tapos na rin naman eh. Alam mo, may nakita ako dito na isang bagay na kung saan, parang it's all about Harry. Okay, so kingpin nga eh, di ba? Harry na kung saan, na traitor, or tin traitor. So si Erning Toothpick, eh yun yung ano, ng traitor. So sino si Erning Toothpick? Kung iahambing natin dito, sa rap music industry. At sino naman si Ashong Salonga kung iahambing natin dito sa rap music industry. So, maliwanag na maliwanag para sa akin, okay? Tingin ko may something issue talaga na nangyayari when we talk about Kuya Balasubas. And that's all. Kung mali ako, di unsubscribe kayo. Eh, kung tama tayo, subscribe kayo. And that's my opinion. Peace! Hindi mo tapos, tol! Sa mga nagtatanong dyan, kung lagi ako makapag-vlog, hindi ko po magagawa dahil may negosyo po ako. Once again, ako nga pala sinok ng paputok na lagi nagsasabi, take care! Sweaker, kapayapaan, God bless soul and pray for us. Uy, masyado akong maingay, men. Tutulog yung bata, oh. You know, tulog na, Lark! Lark! Tulog na talaga si Lark. Yun lang. Peace!